itong Barangay Health Station na ito, maski anong ganda ng vision ng plan, eh hindi ho yun mangyayari kung wala tayong donor na mabait na magbigay ng suporta. Because syempre ito, may resource ito eh. Meron tayong finances na kailangan, may materials and supplies, hindi lang naman manpower. Well, syempre yung government may binibigay din namang tulong, but we have to consider also na medyo malaki, like for Giwan, malaki-laki yung population. Minsan, hindi lahat ng mga needs, lalo na yung basic needs talaga na ibibigay ng government. Yung luma po naming facility, nasira po nung Yolanda. Nagbigay po ng bagong building ang GT Foundation. Kaya yun, nagkaroon kami ng mas malaking building at saka kompleto ng equipment. Nung una po kasi, nung wala pa, mahirap po kasi yung ibang mga nanganak na pumupunta pa sa sa ospital. Tapos malayo pa, minsan po gabi na nanganak, tapos wala pong sasakyan, mahirap po maghanap ng masasakyan pa. Masaya po dahil malapit yung health center. Kung gustong magpa-BP, hindi na pupunta sa malayo. Dito na sa aming barangay dahil meron naman health station. Ngayon, makita naman natin na talaga namang nagagamit siya and it's still functional, pati yung ating dinonate na e-ranger. GT Foundation, maraming salamat. You have made our services mas accessible. Natulungan kami, bali two-way ang nangyari. Or yung pasyente natulungan dahil naging accessible sa kanila ang magandang health service. And on our part, also as health providers, mas madali sa amin. We are very grateful, for the assistance that the donor gave us to be able to implement and establish a barangay health station na maganda na ganito. It's not only a barangay station, it is with birthing facility. I hope that GTF Foundation will consider continuing to assist plan in giving other impoverished areas another barangay health station with birthing facility.